Okay, so mga kamital, magandang araw po sa inyo muli. Ito po si Babski Vlog. Magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman. Ito'y tungkol sa paggamit nitong ating cutting set. Marami kasing nagtatanong sa atin kung paano nga ba daw gamitin yung ating cutting set na malinis yung kanyang pagkakating, na walang maraming tae-tae sa pagkakating. Okay? So ngayon mga kamital, panoorin yung video na ito. Ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga tips na ating gagawin bago tayo magka-cutting. So, mayroon tayong cutting set dito. So, ipapakita ko sa inyo mga kamital yung ating mga tools para sa paglinis nitong ating cutting tip. Ito yung ating cutting tip. Yan. So, kailangan malinis ito mga kamital bago tayo magsimula mag-cut. So, ito yung ating pangunahing gamit para malinis nitong ating cutting tip. Ito yung ating paglinis dito para matanggal yung kanyang mga barado dito sa loob ng kanyang cutting tip. Kung hindi naman bago yung inyong cutting tip, ay kailangan natin itong linisan kung ito ay gamit na gamit. Okay? So kailangan din natin ng brush para i-brush natin yung ating cutting tip. So itong ating cutting tip, mayroon itong iba't ibang size. Yan. Piliin nyo lang yung size na kasya dito sa labasan ng kanyang acetylene. Ito, labasan nito ng acetylene. Ito naman sa gitna, ito yung sa hangin. Linisan lang natin yan para matanggal yung kanyang mga barado dyan sa loob. Yan. Yan. Kailangan malinis yan, mga kamital, bago natin gamitin. Yan. Kung medyo masikip naman, meron mas maliit dito. Yan. Yan. Ito mas maliit. Yan. Kailangan malinis yan mga kamital. Para yung pag-cutting natin ay malinis din. Yan. Yan. Dito sa gitna, medyo malaki yung kanyang butas. Meron din dyang kasya dito sa kanyang butas dito para sa kanyang hangin. Yan. Tapos i-brush natin siya mga kamital para matanggal yung mga dumi dito sa ibabaw. Yan. Tapos buga natin konti ng hangin para lumabas yung mga dumi sa ilalim. Okay? So ganyan lang mga kamital. Kailangan meron tayo nito mga kamital. Tip cleaner ang pangalan naman nito, tip cleaner. Yan. At meron tayong igniter para sa pagsindi nitong ating cutting tip. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo mga kamital kung paano natin i-adjust yung ating regulator para sa pag-cutting natin sa ating bakal. Okay? So, tingnan natin. Ito naman yung ating tangke mga kamital. Itong kulay green, ito yung sa ating oxygen. At ito namang kulay yellow, ito namang yun sa ating acetylene. Sa pag-a-adjust natin dito mga kamital, andito sa baba, ito yung doon sa ating cutting torques. Yan. Andito naman sa taas, ito yung sa ating tangke. Kung mayroon pang laman or wala na. Yan. Parehas lang yan dito sa ating acetylene. Yan. Yan. Kadalasan, pag magka-cutting ako ng mga di media na plate ay nilalagay ko dito sa 60 to 65 PSI. Yan yung ating adjustment. Dito sa taas, yan yung ating PSI. Dito naman sa baba, yan yung ating bar. Okay? So ito, 50 ito. 55, 60, 65. Yan lang naglalaro yung ating adjustment. Dito naman sa taas, yan. Kung napapansin nyo, yung kulay yellow, yan yung laman ng ating tangke. Kung pupunta na siya dito sa red, ibig sabihin, kakaunti na lang yung laman ng ating tangke. 50. Kung dito naman siya sa green, yan yung ating full. So, dahil nandito na siya sa yellow, mababa na siya sa kalahati. Okay? Yan. So, kadalasan kasi yung full nito ay nasa 2,000 yung kanyang full. So, wala na siya nagkalahati mga kamital. Okay?
So dito naman sa ating acetylene, ito yung ating sa ating cutting torques, doon sa ating cutting torques natin. So dito nag-a-adjust ako ng 10 to 12 yung ating adjustment dito para malinis yung ating pagka-cutting. Sakto yung buga niya, acetylene niya, sakto din yung hangin niya. Okay? So yan yung adjustment natin. Pero pagka medyo manipis lang naman, pwede nyong babaan, mababa sa 9. Pero yung cutting natin ngayon is 5/8 yung ating plate na i-example natin ngayon sa inyo na kakatingin. Ito naman sa ating tangke. Ayan. So konti na lang din siya, nasa kalahati na lang din. Ayan. So yan yung ating adjustment. So ito yung ating plate na kakatingin natin, mga kametal. So yung kapal nito is 5/8 yung kapal nito. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin kakatingin ito ng malinis, na walang tai-tai dyan sa gilid, na hindi siya magputok-putok. Okay, sa pagkaputok kasi yung ating nozzle, pangit din yung ating pagkakating. Lumalalim yung kanyang gilid, hindi natin masubaybayan yung kanyang linya. Okay? So sa pagsindi naman ito, mga kametal, kailangan itong ating oxygen, ito yung kulay green, kailangan fully open na yan. Yan. Itong ating acetylene, i-close muna natin ito, pati yung ating hangin. Okay? Ito, hangin din ito, pero naka-open na ito ng full. Yan. Standby nyo na yan. Ito lang yung close muna natin. At ito. Okay? So, pag sindi natin ito, mga kametal, i-open natin ng kaunti itong ating acetylene. Itong kulay red. Okay? Yan. Kunti lang. Yan. Kung medyo narinig nyo na yung may lumalabas dito na hangin, sindihan nyo. Yan. Yan. So, ganyan pa yung kanyang itsura ng kanyang apoy. Medyo maitim. Adjustan nyo naman dito. I-open nyo dito sa kanyang hangin. Yan. Okay, kita nyo? Kailangan itong ating kulay blue, mga kametal. Yan, kung nakita nyo yan, yung kulay blue natin, kailangan balance yan. Walang mahaba, walang maiksi. Kailangan balance yan. 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 Okay? Pagka ganyan, mga kametal, adjust nyo. Ayos yung konti. Yan. Yan. So ganyan, okay na yan yung ating setup ng ating cutting. Yan. Kailangan yung kulay blue na yan, kailangan nakalabas lahat yan at balance yung kanyang length niya. Okay? Yan. Okay. So ngayon, ikakating natin. Okay, so ito yung kakatingin natin, mga kametal. So sa pagsindi, sindi natin ulit. Ito, naka-full open to. Itong ating oxygen. Yan, naka-full open. Ito, i-open natin konti. Ito naka-close muna. Ito naka-close muna. Pag sindi natin, i-open lang natin ng konti yan. Tapos, sindihan. Yan. Takasan natin konti apoy. Yan. Tapos, ito naman yung ating adjustan. Yan. Kita nyo, balance yung kanyang kulay blue. Okay? Pag pindutin natin yan, yan yung hangin. Okay? So, kakatingin natin. Yan, naka 90 degree yung ating cutting tip, mga kametal. Kung medyo bumaga na siya, mga kametal, at natutunaw na siya, pindutin nyo itong ating lever. Okay? Okay. Tuloy-tuloy lang. Thank you.
Yan. Sundan nyo lang yung tunaw niya mga kamital. Huwag masyadong mabilis yung kanyang takbo. Yan. Kasi makapal itong ating plate. Kailangan sundan natin yung kanyang tunaw. Yung travel natin kailangan hindi masyadong mabilis. Kasi pagka mabilis mga kamital, ang mangyayari niyan, puputok yan at lumaki yung kanyang butas. Yan o. Tingnan nyo. Ganyan yung mangyayari. Okay? Ayan. So kung napapansin nyo mga metal, malinis yung kanyang pagkating. Wala siyang tae-tae. Okay? So madali na lang siyang i-grind. Okay? So pagpatuloy natin dito sa gilid. Yung distance pala niya mga metal, at least mga 3 mm. Simula doon sa kanyang plate hanggang dito sa ating tip natin. At least 3 mm siya mga metal. So mga kametal, tignan nyo. Malinis yung ating pagkakating. Okay? Ayan o. Ayan. Dito sa likod, wala siyang masyadong latak. Malinis siya. Madali siyang i-grind. Pati dito sa harap. Okay? So kung mangyayari kasi mga kametal, pagka marumi yung ating cutting tip, ganito yan. Maraming latak. Mahirap siyang i-grind mga kametal. Okay? So ito yung pinagkatingan niya. Ayan. Malinis. So, ganyan lang mga kametal. Kailangan malinis lagi yung ating cutting tip. Bago tayo magka-cutting, lilinisan muna natin to para matanggal yung mga dumi doon sa loob. Okay? So yun lang mga kametal, ganun lang kasimple yung ating pagkakating ng malinis na pagkakating natin sa ating plate. So kailangan mayroon tayo lagi nito mga kametal paglinis sa ating tip at saka yung ating brush. Yan. Kailangan lagi natin itong kasama mga kametal kung tayo ay may trabaho na pagkakating. Okay? Lalo na pagkapain mga kametal ay kailangan na malinis yung ating pagkakating dyan. Kung nais nyo mapanood yung full tutorial nito, kung paano natin na gagamitin naman ito, yung mga parts nito, so panoorin yung video na yan. Yan. So tinuro natin dyan yung full tutorial nito kung paano natin ito ginamit. Okay? Yung mga safety tips natin, tinuro din natin dyan. Okay? So I hope mga kametal, meron na naman kayong natutunan sa video na ito. Kung ikaw ay baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe.
i-like at i-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo lagi sa ating mga susunod pang mga videos na i-upload. So maraming salamat sa inyo mga kametal. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.